I-welcome na natin ang ating bagong hurado na si Miss Dulce! Wow! Hello! Hi, Miss Dulce! Ang mga bagets, oo, magandang araw po sa lahat. Parang ang ganyan lang upo ko, ano? Okay lang po ba kayo? Hello po. Ako, bawal mahirapan si Madam Dulce! Oh, okay lang, ayan. Ayan. Welcome po sa tawag ng tanghalan. Salamat po. Opo. Ano pang pakiramdam nyo na ngayon pong ikatlong taon po natin, eto po. Parte na po kayo ng mga hurados po natin. Oo, ang totoo, nininervyos ako. Para din ako lalaban. No, kasi siyempre, babantayan mo yung mga aawit. Opo. No? Yes. And I'm sure they will really do their best naman. At ako ay sisikapin ko rin magiging maganda at maayos ang aking masasabi. Na doon na sa katotohanan lang naman din. Opo. Oo naman. Pero Ma'am Dulce, kayo po ba noon, yung past 2 years, nanonood po kayo ng tawag ng tanghal? Opo. Talaga po. Talagang fan ako ng tawag ng tanghal. Ay. Diyan din kasi ako nagsimula. Ay, talaga. Narinig ko nga po nung minsan na gusto nyo nga po sana na maging hurado. Well, actually parang masyadong presumptuous pag sinabing gano'n. But anyway, I am honored na binigay yung pagkakataon din na maging hurado. At saka at least kayo na experience nyo mismo kung paano lumaban. Yes. Tapos ngayon, Kaya ako ay, ako ang representative ng mga kontesera at kontesera. Correct! Diba? Kung baga ano eh, siya yung talaga nakakaramdam, nakakalam ng pakiramdam pag ikaw yung nandun sa stage. Tama po. For so many years, yun pong buhay ko. Opo. Wow. So Miss Dulce, matanong ko lang po, yung kapag, paano po ba nagbago para sa inyo yung parang career nyo as a singer since natapos kayo magtawag ng tanghalan? Ang tawag ng tanghalan talaga yung nagbukas sa akin ng napakaraming opportunities. Kasi noong araw, as in, I'm talking about 1975 actually, no? Na ibang klase yung laban na noon. Hindi katulad ngayon, mas matindi ngayon eh. Talaga kasi po. Talagang sobrang mas magagaling ngayon ang mga singers natin. Ah. Oo. Pero talagang iba yung, kasi kapag ikaw ay nasa entablado talaga, at alam mong lalaban ka, ibang klase yung kaba. Pero ang gusto ko sabihin din sa ating mga contestants ay, huwag silang lalo ngayon ginagamitan ng gong, huwag silang mag-focus sa gong. Yes. Focus on the song, not the gong. Yes. Yes. Noon ba Ma'am Dulce, may gong na rin? Yung earlier years, meron. Pero nung time na ako pumasok, ay natanggal na yon. Tapos ngayon, ibinalik. Kaya sabi ko lagi kung sinasabi na para wag sila doon mag-focus sa ay baka ganito ganyan baka mag-gong. No, just focus on your singing, yung choice na song mo, and yung talagang titingnan mo yung direction ng iyong kinakanta. Yes. And reach for that goal kung ano yung gusto mong iparating sa kanya. Ma'am Dulce, kami nai-intrigue kasi nung panahon mo, ilan po ang magkakalaban noon? Noon, ngayon kasi tatlo-tatlo, no? Tatlo. Noon mas marami. Halas. As in talagang umaabot ng mga pito. Wow! Ooh. Naglalaban. Sa isang labanan po yun? Yeah, sa isang contest. Ang dami. Pero kasi talagang yun kasi ang show note, ang tawag ng tanghalan lang. Opo. May sarili po. Opo. Opo. Pero madalas po, ano pong mga singing style or genre po yung madalas yung na-encounter or during the time po? Well, kasi the music, 50s, 60s, dahil 70s ako pumasok, yung ang nagagamit are the songs of the 50s and the 60s. Mm-hmm. Tapos wala pa tayo masyadong OPM noon. We only had Kundiman. Wala pa yung mga OPM na katulad ngayon. And in my case naman, ang mga nakakanta ko na yung mga kanta ng mga Shirley Bassey, yung mga Pirit-Pirit noong araw. Opo. Opo. Ay, at saka mostly English songs yung mga nagagamit nyo po. Opo. Ma'am Dulce, paano naman yung kaibahan ng mechanics dati versus sa mechanics ngayon? Ngayon. Oo nga. Ngayon parang mas complicated. Kumbaga ngayon talagang mas nata-challenge talaga ang bawat contestant ngayon. Noong araw talagang kanta, tapos makita talagang kung sino yung pinakamagaling doon sa batch na yon. Hindi tulad ngayon na parang ang dami mong kailangang isipin. But yun nga yung challenge, kaya na nga, doon natin nakikita talaga kung sino yung magaling. It's showtime!